Welcome sa isa na namang kaalaman video ng Pinoy Super TV! Sa video nito, pag-uusapan natin kung paano nga ba gumagana ang internet at paano ka nakapanood ng video ito ngayon. Alamin natin yan, pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe, i-click na rin ang notification bell at piliin ang all para alam mo agad pag meron na tayong bagong upload. Maraming salamat mga Super Pinoy! Para sa karamihan, ang internet ay virtual. Marahil ito ay isang Instagram post, emails o isang YouTube video tulad nito, pero ang internet ay physical din. Kung paano ito ginawa at saan ito patungo ay mahalaga kung paano tayo gumagamit ng internet ngayon at sa kinabukasan. Paano nga ba talaga gumagana ang internet? Alam nyo bang noon ang internet ay hindi ganun kaimportante, pero ngayon di tayo halos makatapos ng gawain kung walang internet. Naging malaking parte ito sa ating pang-araw-araw na gawain, pero marami sa atin na hindi talaga alam paano ito gumagana. May tatlong major parts ang internet. Una ang tinatawag na first and last mile. Ito yung mga text messages na sinesend natin, mga notifications, apps, lahat ng ginagawa natin para magpadala at tumanggap ng impormasyon ay nangyayari sa first and last mile. Kabilang na rin dito ang mga buildings na may wifi, routers at cell towers. Kung kukuha ka ng selfie sa iyong smartphone at isisend mo ito sa iyong mga kaibigan through email, ang picture na nakuha mo ay magiging ones and zeros o binaries. Mapupunta sa mga radio waves, mapunta sa iyong router, ika-convert ito into pulses of electricity kung copper wire ang gamit mo o mas mabilis na flashes of laser light sa isang fiber connection. Pero saan ito pupunta? Galing sa iyong router, pupunta ito sa mga wires na pinagmamayari ng iyong ISP o Internet Service Provider tulad ng PLDT. Hanggang sa aabot ito sa isang internet hub, ang pangalawang major part ng internet. Ang isang internet hub ay tumutulong sa mga ISPs para ipadala ang mga ones and zeros sa karapat-dapat na receiver nito. Sa loob ng isang internet hub ay puno ng maraming computer servers at mga cables kung saan dumadaan ang iyong mga emails, messages at Facebook stories. Pero paano kung magsisend ka ng isang email para sa isang tao na katira sa kabilang parte ng mundo, tulad na lang ng Amerika? Paano ito masisend? Diyan na papasok ang pangatlong parte, ang internet backbone. Makakakita ka dito ng tinatawag nilang cable highway patungo sa isang pantalan. Of course, nandun ang isang cable maintenance and installation vessel. Isa itong sasakyang pandagat para ilagay ang cable sa ilalim ng dagat at konekta ang iba't ibang bansa sa buong mundo. Madaling ayusin ang mga problem sa wire sa ibabaw ng lupa, pero kung sa ilalim na ng dagat, aabot ito sa ilang mga linggo para maayos ang koneksyon, tulad na lang nangyari sa Tonga noon. Maraming gumagamit ng internet sa ngayon ay hindi alam na kailangan pala ng isang mahabang cable sa ilalim ng dagat para makakonekta sa internet. Kahit masyado nang mabilis ang internet sa ibang bansa, marami pa ring lugar sa mundo ang hindi reliable na internet connection. Tulad na lang sa Pilipinas. Sa pag-introduce ng 5G, sinabi nilang almost 100 times na mas mabilis daw ito sa 4G. Dahil kaya nitong mag-transmit ng data gamit ang mga high frequencies, pero ang problema, kung mataas nga ang mga frequencies, madali rin itong maharangan. Kaya kailangan ng mga internet companies ng mas maraming istruktura. Kaya good news lang ito sa mga syudad at mayayaman ng mga komunidad. Pero paano ang mga rural areas? Noong sinalanta ng Hurricane Maria ang Puerto Rico, nagpadala ang Loon Company na pagmamayari ng Alphabet na nagmamayari din ng Google at YouTube ng mga balloon sa ibabaw ng Puerto Rico para magkaroon ng internet access gamit ang mga radio waves ang mga nasalanta ng bagyo.
Ang mga major parts ng internet ay kailangan magtulungan para gumana ng maayos ang internet dahil pangangailangan ng tao na kumunik sa iba. Alalahanin mo, ang totoong internet ay hindi lang virtual kundi physical. At marami pang kailangan gawin para mas bumilis at maiparating ito sa mga nangangailangan. Oh, mga super Pinoy, gaano kahalaga ang internet para sa iyo? Post your comments below, huwag kalimutang mag-subscribe, i-click notification bell at piliin ang all para updated ka sa isa na namang kaalaman video ng Pinoy Super TV.